Ngayon po, lumapit po kami rito para humingi ng tulong sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Father Flavie sa committee pong ito dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Mga kabayan, nagbigay ng kanya-kanyang testimonya ang mga diumano ay biktima ng extrajudicial killings o EDK sa War on Drugs ni dating Pangulong Duterte. Sa ginawang Quad Committee hearing, iniharap sa Kongreso ang mga nanay ng diumano ay biktima ng War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa mga biktima, ngayon lang sila nakapaglakas loob na magsalita sa loob ng 7 taon mula nang maganap ang malawakang pamamaslang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ngayon po, lumapit po kami rito para humingi ng tulong sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Father Flavie sa committee pong ito dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Sana po tulungan niyo kami na mabigyan ng katarungan para po maging mapayapa naman din po ang isip namin. Pinasok po ng mga nakamotor na lalaki. Tapos po, narinig na lang po nila, nagkakaroon na lang po ng putukan. Yun nga po, isa yung anak ko sa napatay. Pinasok po ng mga nakamotor na lalaki. Tapos po, narinig na lang po nila, nagkakaroon na lang po ng putukan. Yun nga po, isa yung anak ko sa napatay. Ayon pa sa isang testigo at biktima ng EDK, pinagbintangan daw na nanlaban ang kanyang asawa sa ginawang police operation sa War on Drugs kung kaya't tapinas lang ito ng mga polis bagay na maring itinanggi ito ng testigo. Ang pinagtatakaan ko lang po, sinasabi nila lumalaban, naglaban ang asawa ko. Eh naglalaban lang po yung asawa ko. Hindi po siya lalaban. Dahil wala po kami kaarmas-armas kahit anong pinagbibintangan po, nagbebenta ng shabu. Paano po magbebenta ng shabu? Samantalang ganito na po ang buhay namin mulat sa pool. Ako lang po nagtitinda siya po, namimili. Ako po naglalako para po mapag-aral. Wala po na namatay yung asawa ko at tinukang nila. Nahinto po sa pag-aaral ng mga apo ko. Hindi po nakapag-aaral ng 2 taon. Kasi wala po ako itutustos eh. Samantala, pinasalamatan naman ni Atty. Diokno, kilalang kaalyado ni Senator Laila De Lima, ito mga testimonya ng mga nanay na dumalo sa Quad Committee hearing. Dahil sa kanilang mga katapangan na isiwalat ang mga diumano ay malagim at karumaldumal na patayan sa ilalim ng War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte. Unang-una po, ako'y nagpapasalamat kay Nanay Arsenia at kay Nanay Elizabeth. Bilib na bilib po ako sa inyong katapangan at kami po ay nakikiisa sa inyong pakikipaglaban para sa hustisya. Ang mga nanay po yung mga biktima ng War on Drugs na hindi talaga napapag-usapan kasi ang karamihan ng napatay nung panahon na yon ay mga lalaki. Pero sila yung nawala ng asawa, sila yung nawala ng mga anak at sa kanila rin napunta yung burden nung nawala nga yung mga mahal nila sa buhay. I think that we should also honor and recognize the hardships that they have had to go through because of what happened during that time. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Ano po yung nanay nandrito? Pwede po nga maimbitahan po kayo dito sa... Nay, pwede po kayo magpakilala, Nay, at kung ano yung... Ako po si Arsenia Chico. Nanay ng 2, pinatay po nila. 2016 po. December 29.
habang yung anak ko po nagpunta sa kanyang ate, kasama po yung anak niya at saka yung asawa niya para po manghiram ng pera. Pagdating po ng mga alas 7 ng gabi, pag-uwi po nila, napadaan po sila dun sa bahay ng kumpare niya, niyaya po siya. Pinauwi niya po yung kanyang asawa, pinauna niya na po yung kanyang asawa, tsaka po yung kanyang anak na bunso. Hindi pa po nakakalayo yung mag-ina, nagkagulo na po kasi po yung bahay po nung kumpare niya, pinasok po ng mga nakamotor na lalaki. Tapos po, narinig na lang po nila, nagkakaroon na lang po ng putukan. Yun nga po, isa yung anak ko sa napatay. January 11 po, nung iliding siya, kinagabihan, kinabukasan po, January 12, yung isa ko naman pong anak, nawala naman pong kamalay-malay, na pumunta lang po sa Benan, nadamay din po. Wala naman po siyang ginagawang masama. Kaya po, napakasakit para sa aming mga magulang. Ang nangyari, dahil po, siya po yung inaasahan namin, siya po yung tumutulong sa amin, ng asawa ko. Mayroon po siyang pamangkin na tinutulungan mag-aral na ngayon po hindi na nakakapag-aral. Tapos po yung dumating po yung pagkakataon na iniwan namin yung bahay namin sa loob ng 5 taon dahil sobrang takot. Ngayon po, lumapit po kami rito para humingi ng tulong sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Father Flabby sa committee pong ito dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Sana po tulungan niyo kami na mabigyan ng katarungan para po maging mapayapa naman din po ang isip namin. Dahil nung iliting po yung anak ko, sinabi ko po sa kanya, sa kanila na darating ang araw na mabibigyan din namin sila ng katarungan. Sana po, ito na po yung pagkakataon na magkaroon kami ng katarungang mahihirap. Sana po, managot po yung dapat managot. 8 taon, 8 taon po hindi ko pa matanggap ang nangyari. Pag naaalala ko po sila, hirap na hirap po akong tanggapin ang katotohanan dahil wala naman pong kasalanan ang anak ko. Sana po, matulungan niyo po kami na magkaroon ng katarungan. Sige po, salamat Nay. Po. Salamat po, Nay. Salamat po. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin kung ilang taon po yung mga anak niya. 2 anak po niya, kapaday. Yung una pong namatay, 34 po nung mamatay. Yung isa po, 25. Bali po yung isa, 8 taon. Yung isa po, magpipitong taon na. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po. Mr. Chair, may tanong lang po ako kay Nanay. Nanay, yung 2 anak niyo po, magkasunod pong araw na napatay? Hindi po yung... Ilan pong araw ang pagitan? Yung isa po, namatay po ng December 29, 2016. Kakapasko lang. Magbabagong taon po. Yung isa naman po, January 12, 2017. Hindi. December 2016 of December and then January of 2017. December 29 po 2016 yung isa. Yung isa naman po January 12, 2017. Following year lang. Sige po, Nay. Maraming salamat. Meron pa ho tayo sampung lugar. Caloocan po. Caloocan. Nandiyan pa si Kendall Patay. At ano pula siya, no? Sa Quezon City. Sige po. Nay, pwede pong magpakilala kayo, Nay? Ako po si Elizabeth Campo. Asawa ko po yung pinatay noong October 11, 2017. Naglalaba lang po yung asawa ko. Bigla pong umasok po yung mga pulis.
at pinaalis lahat po ng tao sa lugar namin. Kakausapin lang daw po yung asawa ko, sabi po sa anak ko. Pagkatapos po, hindi po ako nila papasukin sa lugar namin. Pinaikot-ikot ko na po yung lugar namin eh. Ayaw po ako talaga papasukin. Pati po yung mga apo ko, nagtatakbuhan na po, nag-alisan, pinalis din po nila. Yung apo ko naman po si Danica, kitang-kita niya po, nakatutok ang barin sa kanyang lolo. Nung umikot na po ako, may narinig na po akong dalawang putok. At naramdaman ko po sa sarili ko, asawa ko na yun. Kasi tatlo po silang naiwan eh. Yung isa po, si Sherwin Vitas, na pinatay din po nila, hindi lang po nakasama yung asawa rito kasi may sakit po yung anak. Yung isa naman pong alaga namin na si, yung isang bata na 16 anyos, wala na pong magulang. Kaya hindi na po naintindi. Ang akin lang po, 7 taon na po, wala pong nangyayari sa kaso ng asawa ko. Siya lang po ang kadamay ko sa buhay. Wala naman po akong kasama. Ang dami ko po nga po, 13. Kaming dalawa lang pong nag-asikaso. Wala pong ibang nag-asikaso. Ang mga anak ko po, 2 lalaki at 1 babae. Puro po may mga asawa na, pero nakapiling pa rin po namin. Ang pinagtatakaan ko lang po, sinasabi nila lumalaban, naglaban ang asawa ko. Eh naglalaban lang po yung asawa ko. Hindi po siya lalaban. Dahil wala po kami kaarmas-armas kahit anong pinagbibintangan po, nagbebenta ng shabu. Paano po magbebenta ng shabu? E samantalang ganito na po ang buhay namin mulat sa pool. Ako lang po nagtitinda siya po, namimili. Ako po ang naglalako para po mapag-aral. Wala po na namatay yung asawa ko at tinukang nila. Nahinto po sa pag-aaral ng mga apo ko. Hindi po nakapag-aaral ng 2 taon. Kasi wala po ako itutustos eh. Thank you, Mr. Chair. You're honest. Unang-una po, ako'y nagpapasalamat kay Nanay Arsenia at kay Nanay Elizabeth. Bilib na bilib po ako sa inyong katapangan. At kami po ay nakikiisa sa inyong pakikipaglaban para sa hustisya. Ang mga nanay po, yung mga biktima ng war on drugs na hindi talaga napapag-usapan. Kasi ang karamihan ng napatay nung panahon na yon ay mga lalaki. Pero sila yung nawala ng asawa, sila yung nawala ng mga anak, at sa kanila rin napunta yung burden nung nawala nga yung mga mahal nila sa buhay. I think that we should also honor and recognize the hardships that they have had to go through because of what happened during that time. Ang nangyari po sa inyo, Nanay Arsenia at Nanay Elizabeth, ay hindi lang kayo nag-iisa. Dahil sa aming pag-aaral ng mga kaso ng war on drugs, pare-pareho po nakita namin pattern. Unang-una, pinapasok nila yung mga bahay na walang warrant of arrest o walang search warrant. Pangalawa, sinasabi nilang nanlaban yung mga biktima. Pero obvious naman sa pagbasa namin ng mga police report na cut and paste lang po ang mga version ng police. At karamihan din sila ay naging biktima ng war on drugs dahil nailagay lang yung kanilang pangalan sa mga drug list. Director General Lasso himself admitted before this Quadcom that of the 6,000 plus names on those lists, up to now only 1,500 have been validated. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na sa isang report na sinubmit ng PNP sa kaso namin sa Korte Suprema, sabi po nila, out of 42,268 police operations conducted from July 1, 2016 until 30 November 2017, only 507 or 1.2% were authorized or based on warrant of arrest. Wala po silang binigay na numero pagdating sa search warrant, pero doon sa mga inaral po namin na kaso, iisa lang ang nakita namin na home invasion na may
search warrant. It would be good perhaps to ask the PNP to submit their data from 2016 to 2022 of how many home invasions were actually authorized by a search warrant. Basic na basic po sa batas natin na yung a man's home or a person's home is his castle. And no one can enter or invade our homes, kahit po maliit lang na bahay yan, kahit nasabihin natin yero lang ang bubong niyan, bahay pa rin yan. At hindi yan pwedeng ipasok ng pulis, ng militar o kung sino man na walang warrant of arrest or search warrant. Kami rin po ay nakikiisa kay Attorney Lopez at sa kanyang pinatay na kapatid, si Tata Rex. Siya po ay isa lang sa more than 16,000 na napatay na mga riding in tandem, na mga nanlaban na hanggang ngayon pagala-gala pa rin. Hindi man lang natin alam kung sino-sino sila. I cannot imagine that there are thousands of serial killers still walking our streets. Baka po, katabi natin sa karinderiya yung mga yan na hindi natin alam na mga pumapatay pala sila. And that's why I would like to thank also the Quadcom for the opportunity to have the victims appear and testify before you. Maraming maraming salamat po. Thank you, Attorney Jokno. I have here a list of the members who wish to interpolate. And the first in the list is Congresswoman Arlene Brosas. You have 10 minutes. Mr. Chair, I ask this kasi talagang lumalabas ngayon, aside from the drug suspects and alleged drug users and pushers, lawyers and other innocent people who are critical of the implementation of the bloody war on drugs, were targets of the Duterte administration. Hindi lang po si Attorney Rex Lopez, yung pinsan ni Attorney Dexter, na lawyer ng mga drug suspects na pinatay. Hindi lang mga drug suspects talaga ang pinapatay. Marami ring mga human rights defenders ang ninakawan ng buhay, no, sa ilalim ng war on drugs. Now, Mr. Chair, I would like to address the following question sana to Colonel Garma kung nandito siya. Mr. Chair, is she present? She was asked to be excused. I think she just came out of the hospital the other day. Thank you, Mr. Chair.